Pupunta sa bahay nyo?
Naku, huwag na nakakahiya naman dun sa pinsan mo eh. Hindi na kailangan. Okay lang talaga. Ano ba? Hindi na nga eh. Okay lang. Ikaw talaga, mapilit ka. Sige na nga, punta na ako ah. Bukas? Sige. Yes, I'm okay. I'm sorry. You sure? Yes. Ah, una na ako, sige. Oh, sure, sure. Bye. Talaga saksakan ang yaman at kamarteran niyang si Cecil sa pagpapahiram ng magagandang damit sa akin? Hindi ko siya pagtitiisan, no? Ako, bilig ako dyan sa pagtsatsaga mo eh. Biro mo, tatlong oras kang pinaghintay. Kung sa akin yun, sinugod ko na siya sa mansyon niya. Susugurin ko na talaga siya bukas. Ang totoo niyan, pinapapunta niya kasi ako sa bahay nila bukas. Kaya... pahiramin mo na ako ng damit, oh. Ay, Matilda, tigilan mo ako, ha? Bahay lang naman yung pupuntahan mo, eh. Tsaka mas marami ka pang damit kesa sa akin. Eh, iba pa din, eh. Paano iba naman? Susubukan ko kasing kaibiganin yung pinsan daw niya galing daw sa Canada. Babae o lalaki? Lalaki! Ano ba gusto mong suotin? Ikaw bahala. Kung ano yung gusto mo. Uy, kuya! Puti naman dinalaw mo ko. Kala ko nalimutan mo na ako eh. Alam mo, dinalaw ko lang talaga itong pasalubong mo sa'yo. Kaso, natatakot ako mo. Hindi yung mga gusto mo. Naku, kuya. Iba pa rin kapag kagaling sa'yo, no? Nga pala, kanina kasi, dumaan ako ng bazaar. May ipapadala lang sana ako sa'yo para kay tita. Sige na, please. Naku, Cecil, alam ko na yan. E paano ba naman? Si tita lang ang kasundo ko pagdating sa mga ganitong luho. Oh. Kahit naman mumurahin yung mga singsing, kwintas, at kung ano-ano ng alas, nakakaganda pa rin yan, no? Lalo na, at mahilig mag-party si tita. Well, speaking of party, come with me, Cecil. Kailangan ko ng palangga sa tukso. Alam mo na. Okay lang yan, kuya. Magbago ka na. Pero, tungkol sa party... Don't tell me. Sorry talaga, Kuya Apollo. Wala pa bang ibang friends mo na pwede mong kontakin ngayon? Ay, naku, Cecil. You know it won't be possible. Bukas na ang party. Problem solved. Let's do it. Sis! Uy, sis! Hello! Oh, sis! Salamat talaga sa pagpunta, ha? Ano ba naman? Matitiis ba naman kita? Halika, ano na lang tayo sa kwarto na magkwentuhan. Okay, okay. Uy, sis! Pasensya ka na talaga na nakaraan, ha? Ano ka ba? Huwag mo na masyadong alalahanin yun. Tsaka may pinuntahan din naman ako eh. Salamat talaga, sis, ha? Pero may maganda naman akong balita para sa'yo. Ay, sis, yun talaga yung gusto ko sa'yo eh. So, nasan na nga pala yung pinsan mo? Ah, si Kuya Apollo? Mm-hmm. Kakaalis-alis lang. Bukas kasi may pupuntahan pa yung birthday party ng kaibigan niya. Kaya baka naman pwedeng ikaw na lang ang sumama. Ha? Bakit ako? Eh, pinsan mo yun. Eh, sis, alam mo namang wala akong kahilig-hilig sa mga ganyan. At saka, gabi na matatapos yun.
Alam mo naman, ang dami-daming gintong pamana ni Nana dito. Baka manakaw. Kaya pumayag ka na, sis. Sige na, please. Pag-iisipan ko pa, ha? Sis naman, para makatulong ako sa pag-iisip mo, eto, pumili ka ng kahit ano na babagay sa susuotin mo, ipapahiram ko sa'yo. Kahit ano? Kahit ano. Ay, sis, bongga ka dyan. Ako, paano ba naman kita matatanggihan yan kung ganyan ka? Sige na, pumili ka na ng kahit ano. Tapos, nakikita mo ba yung kanto na yun? Ayan, marami pa akong alahas dyan. Mamili ka lang ng kahit ano. Go! Kahit ano, sis? Kahit ano. Go, go! Sandali lang, sis. Titingnan ko lang talaga. Sige, enjoy! Ganda. Oh ano, gusto mo na ba yan? Oo sis, gusto ko, sobrang ganda niya. Alam mo ba, gustong-gusto ko rin tong kwintas na to. Pero, para kay Apollo, papahiram ko sa'yo. Talaga, sis? Oo naman, sis. Sige na, go! Bagay sa'yo yan. Salamat, sis! Bagay talaga to sa akin. The best ka talaga. I know, right? Ang ganda niya. Paano nandito ka rin? Siguro. Kasi kausap kita. Ay. Ow. Ayos ka na? Masakit ka ba? Hindi. Okay na. Masakit na siya masyado. Pero gusto ko talaga sana magpasalamat kanina. At gusto ko na rin sana magtanong kung meron ka bang kilalang Apollo? Yes. Ako si Apollo. Hi, Apollo. Ako nga pala si Matilda, yung kaibigan ni si Steel. Nice to meet you. So, pwede ba katang may sayo, Matilda? Tara. Ikaw pala yung pinsan ni si Steel na galing sa Canada, no? Paano mo nalaman na ako yung makakasama mo dito? Naalala ko, nagkita na tayo before sa Cafe Aladus. Kaya nung pinakita sa akin ni si Steel yung picture mo, Fate, I think. Malalim na ang gabi. Hiyatid na ka. Ay! Nako! O na! Hindi na kailangan. Nakakahiya naman sa'yo. Sigurado ka? Sigurado, sigurado. Nakikita talaga ako sa'yo. Kaya ka naman mag-visit. So, kung hindi ka magpapate, tawagan mo na yung driver. Sasamahan kita mag-drive. Driver? Naku, yung driver namin. Naka-rest day kasi siya ngayon eh. Kaya, wala, hinatid niya lang ako dito. Magkukumbute na lang ako pa uwi. Hindi pwede. Tara na, Matilda. Ihatid kita. Hindi kita pwedeng pabayaan. Oo naman. Salamat nga pala sa paghatid sa akin dito, ah. Well, ako dapat mas magpasalamat sa'yo kasi pumunta ka. Okay, sige. So, uwi na. Bye. Ingat ka sa pag-drive. Thank you. Bye.
Buha ka talaga, Matilda. Jackpot, para kang si Cinderella. Salamat talaga sa kwintas na. Ako yung kwintas na. Saan ko nawala yung kwintas? Yung necklace. Hindi pa naman sa akin yun. Ako ba yung nawala? Saan ko nawala? Saan ko nawala? Ay! Ano ba yan? Uy, sis! Kamusta ka na? Ang tagal din natin hindi nagkita. Okay ka lang ba? Upo ka. Sis, andito lang sana ako para ibalik sa'yo yung kwintas. Hmm? Tapos, ayos na rin ako kasi may lakad din ako eh. Ah, ganun ba? Okay. Na pala. Kamusta na si Apollo? Ah, si Apollo, ayun, nasa Canada na. Hinahanap na rin kasi siya ng anak at asawa niya, kaya hindi na rin siya pwede magtagal dito sa Pilipinas. Uy, sis! Pasensya ka na, ha? Hindi ko kasi naiwan yung mga niluluto ko. Sige, sis. Okay lang. Pumunta na naman talaga ako para ibalik sa'yo itong kwintas. Expect, mura lang yan lahat. Ano ka ba? Parang natotoo eh.